Tila take 2 ng Noche Buena ang gayak ng mesa ni na Marge para sa pananghalian isang araw matapos ang Pasko. Bagong init kasi ang mga ulam na natira mula sa handaan. May noodles, tofu, sweet and sour fish, mechado at iba pa. Nirep po namin. Okay. Tapos ngayon po, ininit na lang namin. Nilalagay po namin siya sa mga airtight na container na ano, para hindi mahanginan, hindi mapanis agad. Sa mga tulad ni Marge na may tirang pagkain mula sa nagdaang selebrasyon ng Pasko, may paalala ang isang doktor. Ayon kay Dr. Gerald Belandres, mahalagang i-seal ang lalagyan ng tirang pagkain at i-refrigerate ito o i-imbak sa mababang temperatura para hindi mapanis. Mas tatagalaan niya ang buhay ng pagkain kung sa freezer ilalagay. Dagdag ni Belandres, tiyaking iinitin ng mabuti ang pagkain bago kainin. Kung may mga pagkain talaga tayo na hindi naubos, no, pwede naman talaga itong kainin. Kaso nga lang, kailangan din iinitin ng mabuti. No? Kasi kung tutuusin, andun na kasi mga bakterya na exposed na talaga ito. No? Kaya kailangan din natin patayin din sila para hindi tayo magkaroon ng mga diseases. Payo rin ng isang cook na may 10 taong karanasan, pwedeng i-recycle ang tirang pagkain. Isang paraan para gawin ito ay paglalagay ng suka sa bagong putahe gamit ang tirang pagkain. Yung suka po, ano po eh, kahit ilang araw naman po yun, di nasisira po ma'am. Pag nilagay ng suka? Opo, tulad ng adobo. Ilan naman sa mga senyales na panis na ang pagkain at hindi na pwedeng kainin ay ang pagkakaroon ng bula, kakaiba o hindi magandang amoy, at pagkakaroon ng amag. Ayon kay Belandres, kung makakain ng sirang pagkain, posibleng makaranas ng pagtatae, pagsusuka o lagnat. Kahit may mga soldiers sa katawan natin na pwede talaga pumuksa sa mga infection, minsan kasi hindi sapat. Kaya kailangan din natin kasi bigyan din ng tamang gamutan sa mga ganitong pangyayari para at least naman masaya pa rin ang ating bakasyon. Payo niya, kung makaranas ng sintomas, uminom ng maraming tubig at kumonsulta sa doktor. Vivian Gulia, ABS-CBN News.